At kaugnay nga po ng binanggit natin kanina, eh mukhang saksakan ng sinungaling talaga itong si Harry Roque. Sapagkat sa kanya pong mga sinasabi, wala daw po siyang kaugnayan whatsoever diyan po sa Lucky South 99. Ito nga po yung balita na pinaninindigan niya na hindi po siya connected diyan po sa Lucky South 99. Newly rated Philippine offshore gaming operator Lucky South 99 lists former presidential spokesperson Harry Roque as its legal representative, but the lawyer maintains he has no direct link to the company. Rappler obtained a document which lists the officials of the Pogo in Porac found to have trafficked and tortured workers. Roque's name is included under legal in the document. Roque tells Rappler he has no idea why, nor is he aware of that chart. He maintains his only engagement was for the Whirlwind Corporation, the one leasing the Thai Royal Court compound in Porac to Lucky South 99. The Presidential Anti-Organized Crime Commission earlier found a sponsorship letter for a former palace staff's visa application in the raided compound. The staff was accompanying Roque to Kyiv, Ukraine. Kaya yung presence ng staff na yan, yung mga documents rather, ng staff niya dati na executive assistant 3 ang posisyon, pinapasahod ng mahigit po sa 50,000 pesos ng gobyerno for almost 1 year, mukhang nagko-connect-connect na ngayon ang sitwasyon. At marahil kaya ganito si Harry Roque sa kasalukuyang gobyerno kasi ayaw niyang malantad. Ito pong mga nalalantad na ngayon sa harapan po ng publiko, napapanoorin po natin mamaya yung delayed syempre na live streaming kasi ongoing ngayon yung hearing eh. Yung parte lamang ng pagsasambulat nito pong pag-core chairperson Tengco na merong dating gabinete sa Duterte administration ang nag-lobby o sabihin na natin tumulong para po mabigyan ng panibagong lisensya ito pong Lucky South 99. Pero hindi po yun nangyari dahil nga alam nyo naman ang sitwasyon ng Lucky South 99. Ito po yan, most notorious po ito mga tol. Sabi po dito sa balita a month ago, PAOCC or Presidential Anti-Organized Crime Commission dubs Lucky South 99 as most notorious illegal FOGO scam farm in the Philippines. Pakinggan po natin ang balita na ito. Lucky South 99 is the most notorious. This is a portrayal of Chinese workers in the gaming industry across the country. This is based on an investigation conducted by the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC. Ito daw pong Lucky South 99 na kung kinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3. Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinakaprolific, pinakamasamang illegal na pinakamasamang illegal na po what's scam farm pagdating sa kidnapping at patayan. O, di ba? Tapos malalaman ngayon ng publiko, nak ng teteng na yan, legal pala itong si Harry Roque, not only sa Whirlwind Corporation, kung hindi, sabi dito sa Senado kanina, ng Lucky South 99. Balikan po natin ang pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros dito po sa mga tagapag-core. And Duan Ren Wu. Once more for the record, Sen. Nancy. Yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Nancy, for the seconding and hearing no objection. Once more for the record, I so rule. So, salamat. And moving now to PAGCOR, Chairperson Tengco, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. Ay, by the way, mga tol, ha, pinapatawag na si Harry Roque. Yung ipa-flash po, ito po yung ni-raid na POGO ng PAOK sa Porac, kamakailan lamang. Chair, thank you. Very much to answer. Ah, okay. So while we're uploading that application letter,
So Chair, baka gusto niyo na pong sagutin yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay hinihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong 26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Lee Ong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Lee Ong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. By the way, isingit natin to mga tol para magkaroon kayo ng tayo ng konteksto dito. Ito pong si Cassandra Lee Ong, ito po ay sinasabing girlfriend ng kapatid ni Mayor Alice Guo o Guo Waping na si Wesley Guo. Basahin po natin yung balita last July 8 ng ito pong isa pong clinic dito po sa Makati City na pag-aari po ng POGO ay ni-raid po ng ating mga otoridad. Pero talo na po tayo kagad dito po sa parte na ito ng balita. Executive Judge Robert Alexander Malig of the Regional Trial Court 3rd Judicial Region issued the research warrant against Catherine Cassandra Lee Ong, Jeric Pagku Manaloto, and persons under their employ in 3 mansions in Barangay Senyora for violating the anti-trafficking law. A portrait of Ong, alleged girlfriend of the brother of suspended Mayor Alice Guo of Bamban, Tarlac, is displayed in one of the bedrooms. Kaya
ito po yung mga ilan sa detalye, bagamat marami po ito, na ang Pogo Hub diyan po sa Bamban, Tarlac, at ito pong Porac, Pampanga, Pogo Farm or Scam Farm ay sinasabi pong meron pong ugnayan sa isa't isa. At magugulat po tayo sa mga susunod pa pong mapapanood natin dito sa Senado sa hearing na yan na nangyayari pa rin ngayon, dahil yung mga tao po na mababanggit dito ay malapit na malapit din po sa dating administrasyon, partikular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy po natin pakinggan ang hearing na ito kanina diyan po sa Senado. So ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa 500,000 dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, ang totoo po, habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa 500,000 dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretso sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya. At ganoon din, siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023, dahilan sa kami ay nagbigay na ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, opo, sa pagitan po nung Hulyo, opo, na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Ms. Cassandra Ong, opo, at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang Pogo, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun. Oh, katulad nung nadidinig natin, mga tol, wala namang sinasabi pa dito na may illegal na ginawa si Harry Roque. Ang punto lang natin dito, nagsinungaling siya sa harapan ng publiko. Kasi sabi niya, wala siyang kaugnayan sa Lucky South 99. Pero dito po, sa ipinakitang dokumento para po matulungan ang Lucky South 99 at ang tumutulong nga po rito ay si Harry Roque, siya po ay abogado po nitong kumpanya na ito. Kaya hindi man siya gumawa ng illegal so far sa nakikita natin, ha? Malinaw tayo dyan, wala pang illegal so far na pinipresenta sa harapan ng publiko. Pero ang malinaw, nagsinungaling si Harry Roque nang sabihin niya na wala siyang kaugnayan sa Lucky South 99.
hindi naman po siya nag pre-pressure, hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po hindi pa po nagfa-follow hindi up po noon. Kailan pero nag-follow up eventually. Ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumitin mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, pwede, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licenses ng PAGCOR. Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma-validate yung inulat, yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank. Excuse me, sir. But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. So, nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng PAGCOR at ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, Senator Binay, hindi po yung kabuoang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque at nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. At doon po nakita na noong panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, 9,000 metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. 3 beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng PAGCOR noong panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po
prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. After dun po, diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si... Balikan natin yung sinabi niya na naghihigpit na kami. Ano? Ibig sabihin po nito, sa panahon ng nakaraang administrasyon, diyan po sa PAGCOR, ang luwag-luwag makakuha ng lisensya ng mga pogo na ito. Ganoon katalamak. Kaya naglipa na ito pong mga pogo, particular sa Duterte administration. Nagiging malinaw na sa atin ng lahat, mga tol. Kaya sana magising na ang marami pang mga naniniwala dyan sa pamamaraan ng pamumuno ng nakaraang administrasyon. Kitang-kita nyo na ngayon yung mga ebidensya, oh. No? Lalong-lalo na ngayon, meron pang dating gabinete, tapos nung nag-private practice na, sasabihin sa harapan ng publiko, eh hindi siya ugnay sa Lucky South 99, pero ito nga, oh, sinasabi na nga doon sa organizational chart at sinasabi ng PAGCOR, legal nitong Lucky South 99, itong si Attorney Harry Roque. Si dating Sec Roque kay Attorney Jessa. Pwede po bang si yes, Attorney Chair Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagfa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney, before Attorney Jessa, Sir Nancy. Ano, to reiterate, opo, after ho nung meeting na yun, never niya na ho nakausap. Hindi po, wala na po. At uulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So para... At uulitin lang din natin, totoo, wala pang illegal na ginawa si Harry Roque. Pero ang katotohanan, nagsinungaling siya sa harapan ng publiko, mga tol. Yung illegal na ginagawa niya, kung meron man, hindi pa natin alam yan sa kasalukuyan. Kasi wala pa namang sinasabi ito pong ating mga otoridad. Pero ang malinaw sa atin, sinungaling si Harry Roque. Parang sinamahan niya lang po. Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay in-advisan ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon, nung 2020, hindi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay 19 na taong gulang lamang. Teenager? O, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung paintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka-text, nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat, Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni Attorney dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Ma'am, sa pagka-trace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po,
message po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun so, lang. Lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec. Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec. Roque nag-follow-up sa inyo. 6 lang po ma'am. Bali, 6. Tatlong nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, noong May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. May pa rin. Usually, 3. Ano na yun eh, par for the course na, pero doble pa doon, 6. Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application. Ang nakakapagtaka dito mga tol, kasi legal ka eh, di ba? Di ibig sabihin, dapat yung mga concerning legal matters lamang yung gawin mo doon sa kumpanya. Bakit ikaw pa yung tatawag sa PAGCOR para sa pag-follow up ng lisensya, pag-issue ng lisensya sa kanila? At lalong-lalo na, ikaw ay dating mataas ang pwesto sa gabinete ng Duterte administration. Parang ang mas nakikita ko dito, bagamat ito ay opinion ko lamang, parang ang nangyayari, yung sort of influence mo, yon yung nagagamit being the former spokesperson ng Duterte administration para yung mga taga-PAGCOR ay pumabor doon sa nire-request nilang lisensya dyan sa Lucky South 99. Salamat na lamang at nanindigan ito pong PAGCOR sapagkat kita naman na ang kinalabasan po kung ano pong uri yan pong Lucky South 99, the most notorious pogo hub dito po sa Pilipinas. Yan po ang ayon sa description nito pong si Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Basahin ko po ito pong kanyang naging pahayag. Napanood naman natin kanina sa balita pero ipagdiinan po natin ito. Ayon sa kanya, ito daw pong Lucky South 99, ito idagdag ko lamang kung saan legal ito pong si Harry Roque, tuloy natin, na tinatawag nila sa kanilang farlands na Farm 3 Parke, Park 3, ito daw po pinakatalamak, pinakaprolific, pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. At dito, legally connected si Harry Roque. Balik tayo sa pakikinig dito po sa Senado. ...ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III, may kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, sorry, before you answer to yung Jessa. So, inform niyo through text. May sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay, so on and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang hindi siya nagsabi na bigyan niyo, dapat bigyan niyo ng permit, walang ganong demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman. Sa akin din po, ganun, yes, Chair Senator Binay.
Hindi po siya naman na may muwersa. Nakikiusap po siya. Tama at naman. Very light. Tama naman yan. Kaso lang, syempre, ikaw ba naman, dati kang mataas ang opisyal ng gobyerno. Yung presence mo pa lamang, yung pagsasalita mo pa lamang, makaka-influence na yon sa taong gobyerno. Pero salamat at hindi nagpa-influence ito pong mga tao diyan po sa PAGCOR, sa mga pagtawag na ito nitong si Harry Roque, kahit sinasabi nitong siya ay nakikiusap lamang. Tuloy tayo rito. Kahit po naman ang mga conversation namin, sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito, agreed party daw nga. So wala akong senaryo na ng braso siya? Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapan. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank you, Sen. Nancy. Salamat, Chair. Yes, Sen. Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa po, organizational chart. Ngayon kung pagaganahin natin yung pagiging marites dito mga tol, maraming pwede tayong isipin kung bakit may mga dokumento na may kaugnayan sa kanya at sa kanyang dating executive assistant na si De La Serna doon sa Lucky Sound 99 building na ni-raid po ng ating mga otoridad. Pero hindi ako magmamarites dyan kasi napaka-sensitive na issue yan. Baka mademanda tayo ng cyber libel. Kaya patuloy na lamang natin pakinggan ito pong sinasabi dito ng mga senador at saka ng kanilang resource persons. Start po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay, thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan nito, rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted three TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat, Sen. Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito, no? So malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila yun. Confirm. Salamat po. Kasi kung tama nga at tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay, so gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction niyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec. Harry Roque. Yes, ma'am. All right, thank you very much. Okay, napakinggan na natin ang dapat nating malaman. Napakaraming impormasyon dyan na pwede natin talakayin sa iba't ibang pagkakataon, mga tol. Pero dito, sa particular na pinag-uusapan po natin, gusto ko lamang ikumpirma sa inyo ayon sa napanood natin sa Senado na sinungaling si Harry Roque for saying na wala siyang kaugnayan sa Lucky South 99. Dahil ayon mismo sa PAGCOR, ito pong si Harry Roque ay abogado nung certain Crisanda Lee Ong at ito pong babae na ito ay ang representative
ng nabanggit na kumpanya para po makakuha ng lisensya sa PAGCOR at makapag-operate muli sila. In addition to that, ito pong babae na si Ong ay sinasabing girlfriend ng kapatid ni Mayor Alice Guo na si Wesley Guo. Pero sa totoong buhay, hindi naman po talaga sila mga Pilipino, particular itong si Alice Guo, dahil napatunayan na po iyan ng National Bureau of Investigation by Dactyloscopy. E dactyloscopy, ito po yung science of identification through fingerprint comparison. Ano? Ang mga nakuha po kasing prints dito po kay Mayor Alice Guo at saka doon sa Go Wa Ping ay parehas. Tandaan po natin, ratio ng probability ng pagkakaparehas po ng fingerprint ng isang tao ay nasa 1 out of 64 billion ratio. Ilan lamang po tayo dito sa mundo? Nasa 8 billion lamang po tayo. Kaya napaka-impossible na ang fingerprint po natin ay may katulad na nabubuhay dito po sa mundo. Kaya malinaw na ito pong mga napapanood po natin at nalalaman nating mga impormasyon ay talagang tumutungo lamang sa iisang direksyon. Ito po yung ugnayan ng mga individual na ating pong napag-usapan na at saka, syempre, yung mga babanggitin pa po dito kinalaunan. O tapusin na nga natin para mas hindi maputol yung ating usapan. Ano kasi, mababanggit din po dito si na Michael Yang, si Ong, at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na malapit lang sa kanya itong si na Michael Yang. Tuloy po natin ang panonood, mga tol. At this point po, Chair and colleagues, I'd like to move a bit to the Bamban po, go. So, backtrack ng konti doon naman sa Bamban. Kasi po, when PAO created the Bamban Pogo Hub, they found documents from other Pogos. Pogos that PAGCOR had already declared illegal. One of these Pogos is Brickhearts Technologies Inc. Okay. Can you confirm po that Brickhearts is a Pogo that PAGCOR had declared illegal? I confirm, ma'am, that Brickhearts Technology po is a former service provider of that was given accreditation by PAGCOR, and it was already canceled. So, cancelado na yung original na lisensya nitong Brickhearts Technologies Inc. And yet, nakita po ang mga internal documents nila sa Bamban nung nirin ito ng PAO. Can you surmise why? I think, ma'am, it's possible po that when the accreditation of this company was cancelled, they transferred from the original location in Cavite to another location po, which will cuddle them or allow them to operate pa rin continuously po, even without the proper accreditation. So even without the proper accreditation from the proper issuing authority, ang PAGCOR, tutuloy pa rin nila yung dineclare ng illegal or pinawian na ng lisensyang Pogo Operations, Chair. Opo, Senator Risa, gusto ko pong ipagbigay alam. Noon po kasing nag-assume ako ng chairmanship at pagiging CEO ng PAGCOR, meron pong 298 may lisensya, 298. Ang nag-run po na lisensya nung nakarang administrasyon ng PAGCOR. At ang tunay pong inakala ko, ang problema lang po ng mga kumpanyang yon ay yung revenue shaving, yung hindi po pagdideklara ng tamang kita. Yun po ang tunay na unang pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko. Kaya po, kaagad kong tinawag lahat po yung 298 licenses. At for the first time po, naganap daw yun sa PAGCOR, kung saan lahat sila ay nag-attend. At sinabi ko po sa kanila na sa aking panunungkulan, hindi na ako papayag na hindi nila dinideklara ang tamang pagbayad ng buwis sa PAGCOR. At doon po,
Nangako po ang lahat ng iyon na sila magbabayad na po ng tamang buwis. At sa katunayan, meron pong mahigit 20% ang tinaas ng nung panahon na yon, nung late 2022, meron pong halos 30% ang itinaas ng kita na tinanggap po na buwis ng PAGCOR mula doon sa 298 licenses na yon. So, sa katotohanan, inakala ko po na matagumpay na rin ang aking ano, at pagpasok ng taon, ang usapan pa namin nung lahat ng 298 na yon, magdadagdag na naman sila ng bayad ng buwis dahil alam nilang mahigpit na tayo. Chair, if I may, babalikan po natin iyan mamaya kaunti. Importante yung kung paano nyo hinandle yung 298 na license mula pa nung nakaraang administrasyon. Pero sabi nyo nga, akala nyo yung shaving lang ng revenues ang problema. Tama po kayo, may ibang problema po talaga. Yan yung gusto kong sundan muna ngayon based on our earlier questioning. Kaya ako po itinatanong kanina yung Brick Hearts Technologies Inc. na dating service provider pero lumipat na lang. Ito na mga tola, yung mga bagong impormasyon sa harapan ng public ngayon na mag-uugnay sa mga individual na ito na malapit sa nakaraang administrasyon. Sa ibang location. Kasi we dug deeper into Brick Hearts and we looked at its incorporators. Sa pitong incorporators, apat ay mula sa Davao. Pero ang talagang interest ko dito ay si itong taong Gerald T. Cruz. Lumitaw na po ba siya sa investigasyon ng PAGCOR, si Gerald Cruz? Attorney Jessa? Hindi pa po, hindi pa. Alright, so i-share ko yung aming natutunan so far kay Mr. Cruz at yung mga kasosyo niya. Tingnan niyo po itong ifa-flash ko ngayon saan-saan connected si Mr. Cruz. He is also connected to family, biological. Kasama si Ho, eto na, oh my God kami. Kasama si Ho. Grabe ano, may connection din pala yung family sa itong pogo na ito. Huang Tsuyen, nasangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan at kasama si Alan Lim. Para sa hindi po nakakaalala, si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Konektado sa usapin din na link din sa pag-aangkat ng Shabu sa bansa. Have these connections been noted by PAGCOR between Mr. Cruz and Mr. Huang and Mr. Lim? At lumitaw na po ba yung connection, na-note nyo na po ba yung connection ni Mr. Cruz sa formerly biological? One of these days po, may nanghingi po sa amin ng information about Mr. Gerald Cruz, and we noted po na involved na daw po itong personality na ito sa family issue, and naka-note na po sa amin yung kanyang pangalan. At salamat talaga kay dating Senador Dick Gordon, because this is material retrieved from the Blue Ribbon investigation ng Senado in a previous Congress. Sino po yung humingi ng impormasyon sa PAGCOR tungkol dito kay Mr. Cruz? I think, ma'am, it's also this committee po. All right, thank you very much. But wait, there's more. Mr. Cruz is also involved in Falwin Corporation. Kung pamilyar ang pangalan sa pandinig ninyo, ito'y dahil ang presidente nitong Falwin ay si Michael Yang. In fact, ang Shaunway Technologies Inc. Michael Yang na naman. At sino ba si Michael Yang? Presidential Advisor for Economic Affairs po ito dati ni Rodrigo Duterte. Na sinasabing pagmamay-ari ni Mr. Yang ay pangalan ng email address ng Brick Hearts
So, sounds familiar. Earlier sa Bamban investigation natin, may magkakaparehong email addresses. Dito rin. Ang Brick Hearts at ang Shonway Technologies Inc., parehong email address. So, malinaw pa sa sikat ng araw, through Gerald Cruz, who is the link between the pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang. And through the email address, brickhearts@shonway.com. Yes, Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Grabe, no? Nababanggit ang pangalan ni Michael Yang sa illegal na droga, particular doon sa Pampanga, yung billion pesos na nakumpiska rin doon, 2.3 billion pesos yata yun na worth of dangerous drugs. Tapos dito, nalilink na naman yung pangalan niya. Sino ba si Michael Yang? Malapit kay Rodrigo Duterte. Ulitin lang po natin. Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng PAGO? Yes po. Nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung pharma. Alright. So nakita na rin po ng PAGO iyan sa earlier pharma investigation. At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. Tama po ba? Would PAGCOR have a comment on that? We don't have sufficient knowledge about... Mali yung tanong ni Senator Risa kasi wala namang kinalaman ang PAGCOR kung malapit ba itong si Michael Yang saka si Rodrigo Duterte sa isa't isa. But anyway, mga tol, at least nakikita pa rin po natin yung connection. At hindi talaga maikakaila ngayon na there is something irregular. I am not saying na may illegal so far. Pero hindi po normal na sa lahat na lamang ng mga illegal activities na ito, isang Michael Yang ang nababanggit palagi na happens to be the Presidential Advisor for Economics Affairs nitong si Rodrigo Duterte.